Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello mga langga! Magandang araw at gabi sa inyong lahat. Ang kwento nga kay ibabahagi sa inyo ngayon ay ang karugtong ng kwento ng alay. Ito na po ay ikaapat na bahagi. Kumalma ka. Kailangan kitang mailayo rito. Dahil naaamoy ka nila. Sabay hatak sa akin ni Melvin. Narating namin ang isang puno ng kahoy na balete. Melvin, anong gagawin natin dyan? Tanong ko sa kanya nang makita kong sinunog nito ang isang peraso ng damit na nakasampay sa puno ng balete. Ami, tiisin mo. Hindi pa man ako nakapagsalita ay kinuskus na nito ang umaapoy na damit sa braso ko. Muntik na akong mapasigaw dahil sa sakit nang pigilan nito ang aking bibig. Mangiyak-ngiyak akong tumingin na lang sa kanya na nagtatanong ang mga mata. Ang alam ko kasi, mas naaamoy nila ang sunog na tela sa balat mo na galing sa puno ng balete kesa sa bata na nasa tiyan mo. Pagpapaunawa ni Melvin sa akin. Bago isinukbit neto sa bewang ko ang isang maliit na bagay na nababalot ng plastic. Matigas ito kaya tinanong ko siya. Hawak ang tawag sa probinsya namin dyan. Pinamimigay ng mga matatandang manggagamot sa amin para daw proteksyon sa mga masasamang loob. Ang sabi ni Melvin. Ngayon, hindi ka na nila maamoy. Kailangan nating tulungan sila, Laura. Pero, tayong dalawa lang, Melvin. Nagsabi ko sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya ang lahat ng mga sinabi sa akin nung batang nagpapakita. May naisip ako. Naalala mo yung mga preso? Sabi niya. Oo naman, bakit? Kailangan muna natin silang tulungan bago sila, Laura. Ang sabi niya sa akin. Pero bakit? Paano kung uunahin nilang patayin sila, Laura at Marco? Paano natin sila maililigtas? Ami, sila lang ang may alam sa lugar na to. Ibig sabihin, maaaring sila rin ang may paraan kung paano natin sila, Laura, maililigtas. Ang problema lang natin ngayon ay aalamin pa natin kung paano tayo makatakas. Narating namin ni Melvin ang kulungan malapit sa mga bahay o kubo nila. Sugal ang gagawin mo, Melvin. Ang mahina kong sabi sa kanya na nauuna na sa paglalakad. Patingin-tingin pa si Melvin sa buong paligid. Biglang sabi ng, "Shh! Huwag kang maingay! Huwag na huwag kang gagawa ng ingay, Ami. Papasok ako sa loob. Hintayin mo ako dito. Pag hindi ako nakalabas pagkatapos ng 5 minuto, mauna ka nang iligtas ang sarili mo." Ang habilin nito sa akin bago ito dali-daling tumakbo papasok sa loob. Tumingin naman ako sa paligid at nagtataka kung bakit walang katao-tao sa lugar. Hindi ito katulad ng mga nakaraang araw na ang daming tao na tila ba binabantayan lahat ng kilos namin. Naghintay ako ng 5 minuto bago lumabas si Melvin. Pero wala pang ilang minuto ay lumabas dito. Kasama ang mga taong sobrang madudumi at ang babaho. Napatakip ako ng ilong bago tumingin ang diretso. Tumango kami dalawa ni Melvin bago sinenesat ang mga taong sumunod sa amin. Nang bigla na lang, "Saan ang punta niyo mga alay?" Dinig kong salita ng isang matanda na nagngangalang Nori. Mumiksi pa ito kasama
kasama ang kanyang kasamahan na nasa likuran. Pakiusap, isama niyo ang mga kasamahan ko. Tumakbo na kayo. Susunod na lang ako sa inyo. Ang sabi ng isang preso sa amin na nakikiusap. Tumango kami at isa-isa nang tumakbo. Pero biglang nanigas ang paa ko nang sumakit ng sobra ang tiyan ko. Aray! Napasigaw ako at napaluhod sa sobrang sakit. Tila ba parang binubuksan ang loob ng aking tiyan. Ami, anong nangyari? Ang nag-aalala lang sabi ni Melvin. Agad nito akong inalok at tinignan nito ang tiyan ko. Napamura ito nang makita ang marka na para akong napasok. Nakita ko nang iba ang anyo ni Nori, pati nila na kasama nito. Nangitim ang mga balat nito at siyang labas din ng kanyang pangil. Nangingitim pa ang mga mata at mas sumaba ang ulo. Akin ang batang yan, sigaw ni Nori, sabay takbo sa direksyon ko. Bago nito na itarak ang mga matatalim na kuko sa akin, ay hinarang ni Melvin ang braso niya. Tinulak nito ang matanda. Sumamba ang isang preso sa likod ni Nori at sinakal ito. Kinuha naman ni Melvin ang pagkakataon ng oras na yun para tumakbo. Habulin mo sila! Dinig naming sigaw ni Nori sa kasama nito. At dahil sa kakatakbo namin, ay narating namin ang isang malapit na talon. Salamat sa inyong tulong, kaibigan. Kailangan na namin umuwi at humingi ng tulong para sa inyo. Giit ng preso na sa tingin ko ay pinakabata sa kanila. Aray! Ang ungol ko dahil namimilipit na ako sa sakit ng tiyan. Nabigla ako nang tingnan ng isang preso ang tiyan ko. Nilagyan niya ito ng kanyang laway. Sabay sabi, mga babaylan ng lahi namin, tiyak na makakatulong ang laway ko para maibsan ang sakit ng tiyan mo. Paliwanag nito bago tuluyang umalis. Salamat. Mahinang bigkas ko nang mawala ang sakit. Umupo kami kasama ang isa pang preso na sa tingin ko ay sadyang nagpaiwan sa amin ni Melvin. Bakit ka nagpaiwan? Tanong ko, dahil siya ata ang pinakamatanda sa kanilang lahat na preso. Kahit iwan niyo ako sa lugar na ito, ay hindi magkakainteres ang mga aswang na kainin ako. Ang sagot nito na nakatingin sa malayo. Mas mabuting ako na lamang ang gumabay sa inyo kapalit ng tulong na ginawa niyo. Ano ho bang nangyari sa lugar na to? Siniko ko si Melvin sa tanong niya sa ginang. Napasinghap ito, sabay kwento sa amin ni Melvin. May dalawang angka ng lugar na ito dati. Tumingin ito sa amin bago nagpatuloy sa pagkwento. Ang dalawang angkan ay nagkakasundo sa mga bagay kahit ang kanilang paniniwala ay magkaiba. Ang isang lahi ay tinatawag na babaylan at ang isa naman ay kulto. Pero para maging isa, ang dalawang lahi ay gustong maikasal ng isang kulto sa isang babaylan. Hindi payag ang buong angkan ng babaylan sa gusto ng mga kulto dahil iba ang kanilang paniniwala. At dahil sa pagtutol ng mga babaylan, nagalit ang pinuno ng mga kulto at sinabing hindi magiging mas malakas ang relihiyon ng mga kulto kapag may mga babaylan na nasa lupain ito. Naniwala ang lahat ng kulto sa sinabi ng kanilang pare na siya ang kanilang sinasamba at sinusunod. Ang sabi pa niya,
ay tanging dugo lang ng mga babaeng birhen ang paraan ng kanilang kalakasan upang madaig ang mga babaylan. Sa isang buong linggo, nawawalan ng mga batang babae ang mga babaylan. Inakalang nawawala daw ito dahil sa pagpasok sa kagubatan. Ngunit pinaniwala lamang sila sa isang maling akala. Dahil gusto lang naman kasi nalinlangin ulit ng mga kulto ang mga babaylan. Subalit sa paghahanap nila sa mga bata, ay isa-isa nilang nakita ang mga bangkay nito na nasa loob ng kanilang simbahan. Hindi nila kinakain ang mga batang nakuha nila sa mga babaylan, kundi iniaalay sa Diyos na kanilang sinasamba. Nang malaman ng pinuno ng babaylan ang nangyari, ay nagalit ito ng sobra at gustong kumitil ng buhay sa lahi ng mga kulto. Sa